Ganito pala kasarap ang ribs ng baboy pag niluto mo siya at pinalambot sa pineapple juice at samahan mo pa siya ng healthy mushroom, siguradong mapapadami ang kain ng family. Tara guys, at samahan niyo ako sa aking recipe for today. Family bring back, family bring back, yo. Family bring back, family bring back, yo. Hi everyone! Welcome back to our channel. It's me, Mary Said. Kamusta po kayong lahat? Today guys, ang isi-share ko sa inyo ay ang aking recipe sa ribs. Meron ako dito 1 kilo of ribs. Pinachop ko na siya ng cubes. Kaya sisimulan ko nang i-prepare yung aking mga gagamitin para sa ating recipe for today. Una kong gagawin, ibubuksan natin yung ating pineapple. Isang ganitong pineapple juice ang ilalagay ko sa aking recipe for today. And then, itong ating mushroom, i-drain lang natin siya guys. Ihiwain ko siya sa dalawa. Paghahatiin ko lang. Malinis na yung kamay ko guys. Nagugas lang ako before ako mag-prepare ng food. Yan, hatiin ko lang siya ng ganito lang kalalaki. Slice lang natin siya. Guys, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe my YouTube channel and then pakiclick na rin yung bell button para lagi kayong update sa aking mga new upload. Thank you everyone sa lahat ng suporta at sa mga nanonood ng aking video. Sa medium na sibuyas na puti. Diyan. Then, hiwain ko lang siya guys. Hiwain lang natin siya. Kahit naman na hindi masyadong maliit, okay na yan. And then, bawang. Tayo ng konting mantika. Isa tayo ng sibuyas at bawang. Lagay na natin ang sibuyas. Bango talaga ng sibuyas at bawang pag ginigisagan. Hintayin lang natin siya, isa lang natin yung sibuyas at bawang hanggang mag-golden brown. Lagay na natin yung ating ribs. Hayaan ko muna bumabas yung sarili niyang water bago ko ilalagay yung pineapple juice. Ilagyan ko siya ng pamintang. Pamintang buo at durog ang ilalagay ko ngayon guys sa aking recipe. Ilagyan siya guys. Ayan. Bumabas na yung sariling water ng ating karne. Medyo nilakasan ko yung apoy guys and then lalagyan ko siya ng pineapple juice. Ilalagay ko na itong isang latang pineapple juice and then lalagyan ko siya ng water. Dito ko na rin ilalagay yung tubig sa lata ng pineapple. Kung gano'ng kadami yung pineapple, ganun din kadami yung tubig. Lulutuin ko lang to guys hanggang sa lumambot yung ating karne. Bago natin ilalagay yung ating mushroom at titimplahan natin siya. Nilakasan ko yung apoy guys and then pag kumulo na siya, hihinaan ko na lang. Hanggang sa lumambot yung ating ribs. Ay, mainit. Mainit pala. Itulig pa siya guys. Check natin kung malambot na yung karne. Konti pa. Hindi pa siya ganun kalambot. Now naman, ilalagay ko na yung ating toyo.
Tikman na natin guys kung anong lasa nitong ating pinalambot. Mga 2 minuto guys para yung toyo na inilagay ko ay sumutsot siya sa karne. And then takpan ko siya ulit. Sorry lang guys, naka-off pala yung camera. Naihulog ko na yung ating mushroom. Hindi ko na naman napansin na naka-off pala yung camera. Salita ako ng salita guys. Ayan guys, ang ginawa ko, naihulog ko na yung ating mushroom. And then, iluto ko lang siya ng 1 minute. And then, done. Recipe for today. Tara na sa lamesa guys. It's time to eating again. Ribs with mushroom na pinalambot natin sa pineapple juice. Enjoy! Happy eating everyone!